araw ng Martes, March 12, 2019. Ako po si Attorney George Erwin Garcia. Ako naman po si Attorney Mimi Sandoval. At ito ang inyong huntahang legal. Pero ito talagang expert na expert na expert, super expert. Yes. Ang ating pong panauhin. At yung pong may mga katanungan dyan, lalo-lalo na sa aming tatalakayin ng mga mga batas. At baka po kayo naandyan sa ganyang klaseng mga pangyayari. O ba, kinakailangan ibato nyo po kagad sa amin yan para masagot po ng ating subject matter expert na panawin ngayong araw na to na ipapakilala ni Attorney M. Ayan. Attorney G, talagang kinulit ko ang ating guest na kinulit pumunta mo dito. Uh-huh. Ako, dahil siya isang MCLE lecturer, law professor and bar reviewer, holder ng Justice Arsenio Dizon Memorial Award in Remedial Law, former chairperson ng Committee of Experts in Remedial Law sa UP Law Center, walang iba kundi si Attorney Christian Kit Villasi. Attorney Kit, si Attorney Kit. At hindi, sikat na sikat yung, ano, yes, yung kanilang review center. Yes. Nako, magandang umaga ka. Oo. Doon sa mga nag-aaral po ng batas, doon sa mga katatapos lang mag-aaral ng batas, yeah, at magtetik ng bank. Kilala. Sikat na sikat po ito. Review center, mga kasambahay. Mm-hmm. At syempre ngayong araw ito pag-uusapan natin, yung mga basic lang, mm-hmm, ng mga karapatan, lalo-lalo na sa mga arrest-arrest na ganyan, lalo-lalo. Mm-hmm. Ang pinaka-issue ngayon kasi, Sir, circuit yung ano eh, yung tungkol sa mga checkpoint. Mm-hmm. Pagba sa checkpoint, kakailanganin pa ng mga search warrant na ganyan, mm-hmm, o pwede ka bang mag-decline na i-search yung iyong sasakyan o yung iyong pagkatao sa mismo checkpoint na yan. Kasi ngayon, siyempre, Comelec checkpoint circuit eh. Apo. Yes. Magandang umaga ko, mga kaibigan. Thank you sa katanungan, Attorney G. Of course, ang ating general rule kung sa searches is that dapat meron tayong search warrant. Mm-hmm. That is provided ho sa ating konstitusyon. Yes, pero there are some exceptions, one of which ay yung checkpoint. Okay. Mm-hmm. Pero checkpoint, kailan ba siya may legal? Mm-hmm. Una sa lahat to, ang simpleng prinsipyo ko dyan eh, dapat that should be pre-announced. Mm-hmm. Which means, dapat to meron silang signage. Nakalagay, checkpoint. Okay. Mm. Pangalawa, dapat to at least naka-uniforme ho yan para malaman natin na yung mag-research sa atin eh, talagang totoong mga police ho. Okay. Yes, pangatlo, kailangan natin malaman na pag pinag-usapan ho natin ng checkpoint, ito ho dapat visual search lang. Mm-hmm. Ibig sabihin no, kailangan titingin lang ho ako. Hindi pwedeng pumasok yung kamay ng police sa loob ng kotse. Hindi mo pwedeng kapkapan. Correct. Yung taong nakasakay sa kotse. Attorney Kit, paano pag bubuksan yung mga trunk? Bubukas kaya, yan, oh, pag binuksan ho ang trunk, ang pang-rule natin dyan, dapat plain view lang. Ibig sabihin ho, again, hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng gumapang yung kamay ng ating police. Okay. Kundi dapat visual search nga lang ho. Titingnan niya lang kung ano nakikita niya lang. Mm-hmm. Yan lang ho ang ating pinapayagan ng ating alituntunin panghukuman, ng ating konstitusyon. Mm-hmm. Nag-usapan ho ang checkpoint. So, sir, maliwanag na, at least ang general principle, hindi pwedeng mag-search ng walang search warrant. Exactly. Okay. Tama ko yan. At sa isang exception ay ang checkpoint. Yes, one of papasok, sir, sa mga ano, papasok sa isang mall. Mm-hmm. Okay, tapos biglang binagbubuksan itong mga gwardya, itong abag, tapos pinagtititingnan kung ano mga laman noong bag na yan. Mm-hmm. Pwede bang tumanggi o magreklamo yung mga papasok na yan, dyan sa mga mall na yan? Gaya ho niya, isa rin no exception yan. Mm-hmm. Kasi yung atin yung tinatawag na right against unreasonable searches and seizure, yung karapatan na nakalagay sa ating konstitusyon, yan ho ay pwedeng gamitin uli against the arbitrariness of the government. Mm-hmm. Against the government. Correct. Ito ho ay isang private establishment. Yes. Okay? At meron sa karapatan na maganda ko ng search also as an exception to the general rule. Mm-hmm. Yung ba mga nasa customs, yan ba ay pwede rin masabing exception din? Yes. Similarly, Attorney G, yung mga custom searches, exception din mo dyan. Nakita nyo. Ayan. Kaya ka magkayo magre-reklamo dyan. Kasi kumbaga kung halimbawa po ako may-ari ng mall, karapatan ko rin po na hanapin kung halimbawa baka mayroong mga weapons o kung ano man. That's right. To ensure the safety and security ng ating mga visitors. Paano, sir, kung halimbawa, sige, ang isang search warrant lagi galing yan sa isang korte. Yes. Ay nagsasabi, yan ay naka-direct sa isang law enforcement authority. O ito, search niyo yung bahay na to, diniscribe particular. Mm-hmm. Bumasok, pinayagang makapasok dahil naman may search. Mm-hmm. Paano kung ang isa-search halimbawa, sir, ay barrel. Mm-hmm. Pero doon sa ako na nagsa-search sila, ang mga pulis, eh biglang may nakita ngayon, halimbawa sabi natin mga drugs. Yes, mga illegal drugs. Mm-hmm. Yan ba pwede makover ng search? Pwede ba yung makumpiska o mang-aresto ang mga pulis? Kahit na ang kanyang search warrant ay
nakabase lamang sa pag-search ng mga hinahanap ng mga illegal firearms. Yes, napakaganda ng katanungan, Kuya Atty. G. Ano? Yan ay likewise is also considered as an exception to the rule. No? Pag tayo ko ay pumasok sa loob ng bahay, may search warrant tayo, at ang nakalagay ho doon eh, unlicensed firearm only. Pero pagpasok sa bahay, may nakita sa lamesa. Ayun. Oo, merong marijuana, merong shabu. Yan ba ay pwedeng kunin i-seize no, ng mga police officers? Ang sagot po dyan, yes, as long as it is in plain view. Ano bang simpleng explanation ng plain view? Let's make it very simple to everyone. Pag sinabi ho nating plain view, ang ibig sabihin no, hindi nag-effort ang police officer. Okay? Pagpasok, immediately apparent. Open to the eye, open to the hands. Inadvertently discovered. Ibig sabihin no, wala na ho siyang ibang ginawa. Pwede pagpasok yun, nakita niya agad yung marijuana tsaka shabu, pwede din hong kunin yan. Okay, ayan po ang tawag ho dyan is plain view. So hindi na yung bubuksan po. Ayan, nakita ko. Ay, nag-effort siya doon. Nag-effort siya. So hindi po pwede. So invalid po yun. Hindi pa pwede yun. Kailangan nasa taas ng lamesa. Yes, sir. Kitang-kita ka agad pagpasok sa bahay. Ayan, ako naman po, Attorney Jimmy, tanong kay Attorney Kit, yung ano po, yung mga warrant of arrest. Yes. Kasi madami nagre-reklamo na pumunta po sa kalagitnaan ng gabi. Tapos halimbawa, warrant of arrest, sinabi ng tao, wala po dito yung hinahanap nyo. Pwede po bang pumasok yung police para tingnan kung nandun ba talaga yung hinahanap niya na may warrant of arrest. And therefore, sir, in relation sa tanong niya, ano ba ang relasyon particular sa oras ng isang warrant of arrest at saka isang search warrant? Kasi parang sa akin palagi, parang laging nagkakalituhan. Eh, hindi pwedeng i-serve yan. Gabi. So, ano ba ang kaibahan doon sa oras? And at the same time, yung sa katanungan nito ni M. Yes, yes, yes. Ganito po yan. Nagbigay tayo ng simpleng paliwanag. Yung search warrant ho, plain and simple, pwede lang hong gamitin yan during daytime. Ayan. That is the general rule. Okay? Pwede tayo pumasok sa bahay on the basis of a search warrant during daytime. Pero meron na ba exception na binibigay ang ating alintuntuning panghukuman, ang ating rules of court? Ang sagot doon dyan, meron. Kapag tayo ko'y nag-apply for the issuance of a search warrant, ako ko'y police, for instance, at ilagay ko doon, positively stated, asserted that the property subject of the seize, yung kukunin ho, ay nasa loob ng bahay. And there is now a direction in the search warrant that the subject of the search, yung kukunin, ay nakalagay doon sa bahay. At yan ay pwedeng gamitin indeed even during night time. Pero ang general rule, sinabi ko ho, as a rule, during daytime lang ho, sa araw lang, pag search warrant. Pag search warrant. Search warrant. Ayan. On the other hand, pag pinag-usapan natin ng warrant of arrest, of course, any time of the day or night. Wala ko tayong oras na pinag-usapan, pwede yung gamitin ang warrant of arrest. Similarly, if I may add, no? Yes, sir, yes. Ang search warrant ho, kailangan tingnan ninyo yung date. Kasi ho, ayon sa ating alintuntuin paghukuman, no, rules of court, yan ho ay 10 araw lang ang validity niyan. Pag mayroon ng date na nakasaad sa search warrant, mga kaibigan, pag nakalagay doon March 1, 10 araw lang ho pwedeng gamitin. Expired na pala kahapon. Expired na pala. Ay, huwag niyong papasukin sa bahay. Huwag niyong papasukin. Pero yung warrant of arrest po, wala akong period yan. Ayan. Anytime ho yan, pwede. Mas ilang taon, pwede kayong mulihin. Napakaliwari. Mga kasabay, tatandaan niyo po yan. Dahil yan po, yan ay part ng inyong basic rights na makwestiyon. Di ba? Hindi naman sa kayo, huwag kayo kagad matatakot pagka meron kayo na-receive na search warrant o kaya warrant of arrest. Importante, tingnan mabuti yung papel. Kasi po, uso, Attorney Kit, yes, uso yung minamanufacture. That's right. Uso yung isa sinusuperimpose. Yes. Meron pa nga na i-snow pick. Napapalitan yung pangalan. O kaya kasing pangalan mo lang pala, iba pala yung address. Yes. O kaya parehas ang address, iba pala yung pangalan na nakalagay. Pagka ganun, sir, halimbawa may mga mali doon sa search warrant o yung warrant of arrest na pinibigay sa inyo, mali yung date o sa expired na, ano ang pinakamagandang gagawin, maliban doon sa nabanggit nyo na, ng isang tao nakatanggap ng gano'n? Okay. Dito kasi, ang pagkakaiba ko ng warrant of arrest at search warrant to, ano, yung warrant of arrest kasi, pwedeng ang police hulihin ka maski hindi niya mapakita sa'yo. Ayun. Oo. Pero ako ay police, huhulihin kita on the basis of the warrant of arrest issued by the court. Kayo ba ay pwede tumanggi? Okay? Sa katotohanan, no, under the ordinary course of things, sa kayo yung magreklamo. Pero kapag ang polis ay sigurado na mayroong warrant of arrest, talagang dadamputin kayo. Unlike a search warrant po, under the rules, eh kailangan may duplicate copy pa yan. Di ba? Yan ay i-serve sa inyo. Ayan, no? Pero sa dali lang ko, yung warrant of arrest, hindi yung ibig, pagka hinuli kayo, pwedeng hindi pakita. Pero can you demand later on that the warrant of arrest should be shown to you? Sagot po natin ay oo. Ayun. Yan yung karapatan ninyo later on, mga kaibigan. Kung mapapatunayan ba, sir, na yung warrant of arrest, eh mali pala, o mali yung na-arrest yung tao, pwede mo bang file ng kaso yung
mismo ng arresto. Yung police. Mm-hmm. Oo, yan ho ay like, violation ng ating revised penal code. We could file a case for unlawful arrest against the law office, against the police officers. At kapag kayo ay nakakulong, mm-hmm. naku, may mga remedies ho kayo. Mm-hmm. Pwede kayong mag-habeas corpus. Automatic. Apo. Kasi there is now an illegal confinement mm-hmm. or detention by which a person is being deprived of his liberty. Okay. Yeah. Oh, produce, the body. Po, produce the body. To produce the body. Immediately. Yeah. Mag-habeas corpus po tayo. Ayan. Attorney G, itanong na po natin kay Attorney Kit kung ano naman po ang karapatan ng mga tao na halimbawa na put in detention. Ano po ang pwede niyang i-invoke ng mga karapatan? Ayan. Alam niyo, meron tayo mga karapatan na kasaad sa ating batas, no? RA 7438, pwede ninyong i-check. The rights of the person arrested, detained, or under custodial investigation. Mm-hmm. Now, among others, no, tandaan ho natin una sa lahat, no, pag sinabi natin custodial investigation sa panahon ngayon, that already includes the practice of issuing an invitation, ha? Pag, Attorney M. Invitation. Pero parang malinaw po. Pag kayo ho ay iniimbita ng police mm-hmm. sa police station, dapat ho kayo ay iniimbita as a suspect already mm-hmm. for a particular crime. Mm-hmm. In which case, pag kayo ay being invited as a suspect already, being investigated for a particular crime, pumapasok mm-hmm. na ho yung ating mga karapatan. Mm-hmm. Under RA 7438. Kahit imbitasyon pa lang. Kahit imbitasyon pa lang. Mm-hmm. Among others, you have the right to be informed. Of ano of your right to remain silent. Ayan. Mm. The right to a competent and independent counsel, preferably of your own choice. Mm-hmm. The right to be visited. Yan, mm-hmm. among others, no. So may mga karapatan kayo na nakasaad sa ating batas, mga kaibigan. Ayan, mga kasambahay, maliban doon, ha, tatalakay natin na malawak 'yon. Bago tayo mag-break, nasasagutin ni Atty. Nikit yung katanungan pagkatapos ng break ay yung sabi nyo kanina dapat may warrant of arrest. Tama naman 'yon. Kanina sabi natin dapat may search warrant pagka mag-search. Pero siyempre, sir, sabi nyo nga, general rule lagi yan sa mga search at saka sa warrant eh. Mm-hmm. So sa warrant of arrest, general rule, hindi pwede mag-aresto na walang warrant of arrest. Mm-hmm. Ano naman ang masasayit nyo, halimbawa, na pwedeng arestuhin ang isang tao kahit na walang warrant of arrest? Sasagutin mo yan, Atty. Nikit. Makalipas lang po ang ilang paalala, wag po kayong alis, magbabalik ang Huntahang Legal. Kasama pa rin natin si Attorney Kit Villases. Oo, kanina may haging question ako bago tayo nag-break, mga kasambahay. Kasi nga, napaka-importante na alam natin na hindi naman lahat ng pagkakataon ay dapat may warrant of arrest. Mm-hmm. Kasi pwedeng sabihin ng iba dyan, eh, nasan yung makikipagtalo pa talaga? Mm-hmm. Away to the max pa. Opo. Eh, kailangan ko ng warrant of arrest, narinig ko si Attorney Kit eh. Kailangan. Pero may exception yon, sir, di ba? Yeah, so ano yung mga exceptions halimbawa? Yeah. There are three exceptions provided by the rules, no? But actually, apat na po. Yes, sir. Anyway, under Rule 113, may tatlong exceptions. Una, itatawag natin implagrante delicto arrest. Ah, ano ko ba ito? Sa simpleng salita ko, eh, caught in the act. Aba, kita nyo? Oo, no? Ah. Ibig sabihin, meron ng overt act, no? Ibig sabihin, si Colas ay nakitang binaril si Juan. Ah. Nagkataon, binaril ni Colas si Juan sa harapan ng police officer. Ah. Ang police officer ho has the duty and obligation to arrest Colas. Ah. Pero kailangan niya pa bang kumuha ng warrant of arrest sa husgado? Mm-hmm. Eh, ang sagutin natin, hindi na. Baka makakakas na. Baka tumakbo na. Oh, kaya kuya, Attorney G, no? Oh. Kaya ang gagawin natin, exception ito, even without a warrant of arrest, mm-hmm. Colas cannot be arrested precisely because meron tayong tinatawag na implagrante delicto arrest. Sir, yun muna. Doon muna tayo sa implagrante delicto arrest. Kaya kinakailangan ba na yung mag-aaresto kay Colas mm-hmm. ay yung mismong tao o yung mismong pulis na may kaalaman o knowledge doon sa nakumit ni Colas na krimen. Ito, kailangan malaman ng taong bayan. Lalo na ho yung mga nangarap na someday maging police officer also. Kala ko naman, kala ko nangarap maging Colas. Maging Colas, no? Huwag naman. Alam niyo, may tinatawag tayong citizen's arrest. Yes, sir. Yan. Yung mga exceptions so, na binibigay sa atin ng Rule 113, no? Yung flagrante, delicto arrest, yung hot pursuit na paliwanag ko mamaya, tsaka yung mga escapee from justice, yung mga nakatakas, tumakas sa kulungan. Ganyan. Ito kong mga taong ito ay pwedeng hulihin maski po wala nang warrant of arrest. At sinong pwedeng humuli? Ayun. Ayan. Pwede ho ang police o pwede ho maging sinong tao. Any Tom, Dick, and Harry may arrest a person who is considered as a fugitive from justice, tumakas o tataka, tumakas sa kulungan. Pangalawa, yung sinabi ko ho, si Colas, ginawa yung krimen sa harapan ko.
Kunyari, no, binaril ni Colas si Juan. Ako din ho, hindi ko na kailangan pag tumawag ng polis. Ayun. Pwede ko nang hulihin siya. Ang tawag po dyan ay citizen's arrest, mga kaibigan. Pero ang problem ng Atty. M. dyan, yung isa rin sa tinatawag na, yung meron kasing phrase, has just been committed. Ah, yes. Ang problem ay paano kung isang araw na nakalilipas, paano kung dalawang araw na ang nakalilipas, gaano ba talaga kahaba yung panahon na para pwede mong sabihin na yung qualifying phrase has just been committed. Yes. Yan po ay nag-fall, no? Pumapasok sa pangalawang exception. Yung tinatawag natin na hot pursuit. Hot pursuit. Ano ko bang ibig sabihin ng hot pursuit, mga kaibigan? Simpleng paliwanag. Ang ibig ko sabihin nito, nangyari na yung krimen. Tapos na ho. Okay? Ibig sabihin, wala ko ang police at the time of the commission of the offense. Okay. Nangyari na yung krimen. The crime has just been committed. Ngayon ho, simple lang ipaliwanag. Nakasakay sa L300 van, 300 van, o kaya bus. Pumasok yung hold-upper. Okay? Nang hold-up. Pagkatapos so eh, kinuha yung jacket ko. Lako, di ba? Dami naman kukuha ni jacket. Itong aking Amerikana na hiniram ko lamang. Ngayon, pagtakbo niya ako, sumakay ang polis. Sabi niya, anong nangyari sa inyo? Sabi ko, lako, hinold up po kami lahat. Pati yung Amerikana na hiniram ko lang, eh, kinuha ng hold upper. Anong itsura niya? Ayan. Saan siya pumunta? Ayan. Ito ho, nangyari. Tumakbo dun sakaling yun. Sinundan po natin. Sumakay ho sa police mobil. Okay? 3 hours, for instance, after ng hold upan. Nakita ko ho, yung nang hold up, suot-suot yung aking Amerikana. Very proud. Yan, very proud pa. Haba, 3 hours only ha, after ng hold upan, mga kaibigan. Siya ba ay pwedeng hulihin? Kailangan pa ba ng warrant of arrest? Ang sagutin natin, hindi na. Bakit? Yan ho ay hot pursuit. The crime has just been committed. Is there a specific period? Sa katotohanan lang ho, maski ang Korte Suprema, wala hong binigay na standard na period. But it, I could give you some cases, no? For your guidance, the guidance ng ating publiko. For instance ho, People vs. Guerrente, 3 hours after the killing, hinuli. Bali do ba? Yes. People vs. Quezon, 9 hours after the killing, hinuli. Pwede ko ba? Yes. Pero may isang kaso, People vs. De Rosario. Isang araw na ho, Attorney G, after the killing, nakalipas. Hinuli. Yan ho ba ay valid hot pursuit? Sabi ng Supreme Court, hindi na. Ayun. Bakit? Dapat merong period of immediacy. Yeah, no? Between the time at the time of the commission of offense and the arrest of the person. So, at least yung guidance ko sa publiko, yung 1 day after the killing, after the commission of the crime, yan ho ay bawal na ho ang hot pursuit. Ayan. At saka siguro, Attorney M, Attorney Kit, yung importante yung may panahon ba para makapag-secure ng warrant of arrest? Yes. Yung panahon na yun, halimbawa, isang buong maghapon ba naman, isang buong araw eh, imposible namang hindi ka makasecure noon. Yes. O yun yung sinasabi ng Korte Suprema. Yes. Pero yung mga 3 oras, mukhang napaka-imposible. Yes. Kaya kapag siguro pag 1 day, pwede nang ano, maghanap ka na ng para makapag-issue ng warrant. Ayan, yes. Oo. Saka alam niyo naman, no, in addition, no, yung ating korte mag-issue ng warrant pag may naisampan ng information. Di ba? Eh wala pa tayong masasampan sa ganyang kaiksing period. No? Kaya pinapayagan ho yan ng ating batas, ng ating lituntuning pangukuman. Ayan, so napaka-importante yon. Eh, yung pangatlong exception. Pangatlong exception, no, Attorney Gino, ito yung mga nahuli na ho, nakakulong, pupunta sa hearing. Ayan, at biglang tumakas. Nakatakbo sa kabilang building. Eh, nagkataon ho, eh, tayo, eh, nakita natin siya. Okay, ako ho ay police officer. O kaya, private individual ako. Escapee, fugitive from justice. O kaya, nakakulong na ho, serving his final judgment already. Sentence niya, tapos tumakas. Pwede ho ba siyang hulihin? Again, hindi na ho kailangan ng warrant of arrest. Maski sino ho, we can have a citizen's arrest. Any Tom, Dick, and Harry or any police officer may arrest a fugitive from justice. Hindi na nagpalit ng damit. Kulay orange pa rin. Yes. Very proud pa. Or P. Yeah, very proud. Kita mo naman, P. Piolo. Parang na-imagine ko po, Attorney G, Attorney Kit, parang action movies yung mga citizen's arrest, no? Di ba? Yes. Yung tumakas sa ano, kakulungan, or biglang may nambaril tapos pwedeng dampotin. Hindi, kasi may mga, alam mo kasi, kaya napaka-importante na naitanong natin kay Attorney Kit. Ang dami kasi mga, recently, mga krimen. Yung mga high profile. Na sabi, bakit hindi kagad arestuhin yan? Eh, sumigaw na nga. Nagsalita na nga yung, ano eh, yung bumarel. Na ang mastermind, si ganito, si ganyan. Bakit hindi kagad arestuhin? Because nga, kinakailangan na this time, yung proseso, kinakailangan na this time, ang warrant of arrest. That's right. Ayan. That's right. Meron kayong katanungan, Atty. Marami ng katanungan. Okay. Isa po ito mula kay Brandon ng Maynila. Ayan.
Gandang umaga, Huntahang Legal. Paano po ba yung citizen's arrest? Ayun, yung mga nagkakabit ba ng illegal na campaign poster, pwedeng ma-citizen arrest. Dinodumihan nila ang bahay namin. Related na po to sa election. Pwede na ba yung flagrante delito, sir? We have to check if that constitutes a criminal offense or only a violation ng ating election code. Kinakailangan kasi in the act of committing an offense. Baka kasi hindi siya offense eh. Baka hindi siya, so bigla mong arrest din, baka madimanda ka ngayon. Yes, of course. Naman madidimanda. Yes, sir. Yun, napaka-importante yan, mga kasambay. At ang isa pang katanungan niya, kanina nasimulan na po ni Atty. Kit, mga kasambay, yung sinasabi niya na imbitahan ka lang, papasok na yung mga basic na karapatan mo sa saligang batas, sa ating rules of court, at sa iba pang mga special law. Papasok na kaagad yan eh. Yung pagkaroon ng abogado, sir, ibig sabihin, kasama na rin yan kapag ka ikaw ay naimbitahan. Yes, oho, no? Kapag kayo ay inimbitahan bilang isang suspect already, okay, for a particular crime, pumapasok na ho ang inyong karapatan under RA 2438. Yun. Yan. The rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation. So, ibig sabihin, no, una sa lahat, you have the right to be informed, no? Of your right to remain silent, the right to a competent, independent counsel, preferably of your own choice, the right to be visited, as mentioned earlier, among others. Eh, paano naman, sir, kung halimbawa, habang naandyan ngayon sa harapan ng isang interrogator, ini-interrogate siya, sagot na sagot, at pagkatapos pinapirma siya doon sa yung kung ano man yung naging produkto ng investigasyon, yung bang pag-amin niya, ako nga po ang naglakaw ng kay attorney na ano eh, kunyari, ako nga po yan, yan ba pwedeng tanggapin sa korte? Yung suit mo eh, ninakaw eh, inamin niya. Pwede bang tanggapin sa korte yung pag-amin niyang yon? Ang tawag ko natin dyan, Attorney G, extrajudicial admission. No? Ayun. Para sa guidance ng ating taong bayan, kailan ho ba considered na valid ang ating extrajudicial admission? Una ho sa lahat, maski ho umamin yan, pag wala ang taong iniimbestigahan sa loob ng police station, pag yan ho ay hindi assisted by counsel, wala siyang abogado. Pangalawa, hindi po yan in writing. Ayun. Hindi yan voluntarily made. It was not expressly made. Sabi po ng Korte Suprema, inadmissible, invalid, hindi pwedeng tanggapin na ebidensya against doon sa akusado. So, tingnan niyo ho, dapat meron kayong abogado. Pag kayo ho ay pipirma na kayo ay inaamin ninyo o nakuha na kayo ng shabu, pinirmahan ninyo acknowledgement receipt that indeed yung shabu nakuha sa inyo, kailangan yung assisted by counsel. Otherwise, kaya rin, people versus Daya, sabi sa Supreme Court, inadmissible yan. Hindi pwedeng gamitin against the accused simply because, my friends, wala ho siyang abogado at the time na inamin niya ang pagka-commit no, sa krimen. Kasi hindi po natin alam, baka mamaya, di ba, may connivance or baka mamaya napilitan siya na aminin yung krimen dahil sa takot niya. That's right. Paano naman po, Attorney Kit, yung parang nauso kasi ngayon, di ba, yung nasabihin daw huhulihin kasi may tip daw na ganyan, na halimbawa, drug dealer. Pwede po bang puntahan yung isang tao, sabihin, may nakapag-tip kasi sa amin na kayo po ay isang drug dealer o pusher? Nako, yan ho ay hindi pwede, mga kaibigan, no? Masasabi ng Supreme Court, maski gaano pa ka-reliable yung information na yan, babalik tayo sa general rule. Dapat may warrant of arrest before we could arrest a person. Right? Kung wala man ho, dapat bumagsak doon sa tatlo exceptions. Sinabi ko kanila, implagrante delicto arrest, yung hot pursuit, yung sa loob ng bus, tsaka yung fugitive from justice, o kaya ikaw ho ay under bail and you attempted to leave the country, you could be arrested. Yan. Yun lang ho. Otherwise, yung pupunta sa bahay ninyo at sinabi, ikaw ay inuhuli dahil may nag-tip sa amin na ikaw ay drug pusher, huwag ko kayong sumama, mga kaibigan. Hindi ho valid yung arrest na yan. Ayan. Meron pa ko isang katanungan bago tayo mag-break, pero sasagutin nyo rin muli after ng pagbabalik natin. Paano kung halimbawa, tawagin na lang natin Marvin Marcelo halimbawa, yung aarestuhin. Yes, sir. Pero yung Marvin Marcelo, sir, abay, parang hindi mapakali. Hindi mapakali nung makakita ng pulis. Iba ang lakad. Halimbawa kanina, masyado kasing malakas yung bali-balita na itong lugar na to, kung wala mang mga rebelde dyan, mga terorista na andyan yung mga dating mga nagnakaw, mga kriminal, nagkalat dyan. Eh naglalakad nga yung isang tao, yung Marvin nga yung pangalan. Eh hindi siya mapakali. Lalo na may makitang pulis, naku, medyo pinagpapawisan. Talaga namang ang pawis eh, ano, kamunggo na. Eh pagkatapos eh, nung papalapit yung pulis, eh tumakbo. Yeah. Kaya inaresto ngayon ng otoridad. Legal ba yung pag-arrest na yun? Tapos kahit pa later o napatunayan na talaga palang nag-commit na lang isang krimen yung na-arestong yan. Ganito ko yan, ano?
Kung ang tanong ho natin ay arrest lang ho, no? That is definitely an illegal arrest. Ayun. Bakit ho? Kasi yung tinatawag natin in flagrante delicto arrest, yung caught in the act as mentioned kanina, dapat ho yan ay meron tayong tinatawag na overt act. Ano bang ibig sabihin? Overt act ho, indicating that the crime has just been committed, is actually being committed, or there is an attempt to commit the crime in the presence or within the view of the arresting officer. Anong ibig sabihin? Marami hong mga desisyon ng ating Korte Suprema. May isang tao ho, dyan sa Tondo, Manila. Previous case, nakatayo lang ho. This guy has a bulging stomach. Oh. And under that bulging stomach is a bulging object. Hindi naman ako with a characteristic outline of a 45 caliber pistol. May dumaan na police. Sabi, this guy has a bulging stomach with a bulging object. With a characteristic outline of a 45 caliber pistol. Now he was searched. Yung search po, the guild, nakita, meron siyang unlicensed 45 caliber pistol, meron na siyang marijuana. Ayun. Ang tanong, is the arrest legal? Ayan, hanap. Tingnan niyo po ang sagot dyan, ha? Sabi ng Supreme Court dyan, illegal. Kasi dapat, meron kang overt act, may ginagawa ka, na nagpapakita na yan ay, ikaw ay gumawa ng krimen, you are actually committing a crime, or you're about to commit the crime. Attempting to commit the crime. Dalawa lang ang krimen mo doon, nakatayo ka lang naman. At saka, malaking tiyan mo. Yung isang tao nga, yung looking from side to side while clutching his abdomen. Yes, eh. Ganun din si Nerch. Pag search, merong sabo. Inaresto. Balik ba yung arrest? Again, ang sagot ng Supreme Court, wala. Illegal ho yan. Yung nakatayo yan sa kanto, hindi mo naman alam na merong sabo yan, na merong baril na unlicensed yan. So the arrest is illegal, my friends. At anong rule? Pag ang arrest ay illegal, necessary the search made is also illegal. And the evidence obtained is inadmissible, being a product of the fruit of poisonous tree. Hindi admissible against the akusado. And therefore, kung yun lang ang basihan ng kaso, dismiss ang case. I dismiss. You cannot begin collecting attorney's fees. Ah, wag natin pag-usapan dito. Ano po yun? isa pang tanong. Ayan, isang katanungan. Good day po. Ay, mula kay Hiner, may sinumbong sa akin ang anak ko sa probinsya na may checkpoint daw ang barangay sa amin. Bukod pa po ito doon sa military checkpoint. Ang kaso po, ang barangay Tanod na nakatao doon ay hindi naman daw po naka-uniform. Natatakot po ang anak ko at ang grupo niya kasi tao sila ng kandidatong kalaban na hindi ka-alyado ni Kapitan. Laging related sa ano, ha? Yung checkpoint kasi very important ngayon. At katulad ng sinabi ni Atty. Nikit kanina, may mga regulasyon eh. Dapat naka-uniform eh. May mga pagkakakilanlan. Yes. Dapat nga, kung hindi ko nagkakamali yan, meron pa dapat na signage. Ito, tatawagan mo. Sino ang head nung nagpapacheck mo? Saka dapat pumaliwanag. Hindi, alam mo, sa totoo lang, minsan kasi nalalagay din sa alanganin yung ating mga kababayan eh. Nagbabiyahe ka, Atty. Nikit. Pagkatapos, bigla na lang sa baybanda doon, minakita kang checkpoint eh. Hindi mo malam. Minsan kasi pag tumigil ka, baka maya, bigla lang kong pagbabarili ng mga to. Baka maya-maya naman eh, kung anong gawin sa akin. Eh, nasa madilim na lugar. Ano ang gagawin mo ngayon? Yun ang kalimitan nagiging. Another concern naman po yan, kasi sa kahit ganun po yung nangyayari, parang sa actual po, mahirap kasi pwede ko bang tanggihan po, nakakatakot naman. Yeah. Of course, ang advice ko ho sa ating mga kababayan, no? Kapag nakita niyo ho na merong malaking karatula, may nakalagay na checkpoint, yan sila ay naka-uniforme, kayo ho, courteously, buksan niyo ho ang inyong ilaw ng sasakyan ninyo, buksan ninyo ang inyong bintana, at kayo ho ay makipag-usap, no? Sabi, hayaan niyo lang mo silang gawin ang kanilang trabaho. After all, ang sabi ko nga ko sa inyo lahat kanina, dapat yun na yan ay visual search lang. Ibig sabihin, ho, hindi pwede gumalaw yung mga kamay nila. Kaya, no? Kailangan nakatingin lang kung sila. Yan lang, no? Otherwise po, yan ay illegal na ho ang search at yung ebidensya is inadmissible against you. Ayan, Attorney MC, Sir Mauricio ng Quezon City. Ayan, ang tanong naman po ni Sir Mauricio ay tungkol sa citizen's arrest. Paano po kung halimbawa nabugbog o worse, napatay pa yung suspect? May kaso po ba yung concerned citizen? Minsan may ganun eh. Yung hinahabol nila. Yes. Alam niyo. Kinuyog. Meron tayong mga ganyang sitwasyon na nakalagay ho sa ating revised penal code. Yung mga, kung tawagin, yung mga tumultus of fray and all. No? But of course, sa katotohanan niya, no, eh, meron din no, kayong criminal liability. Iba naman no, yung arrest sa pagbugbog. Eh. Diba? Ang sinasabi ko sa atin na ating sadigang batas, ng ating alintuntun ni Pahukuman, ito ko eh, citizen's arrest. Arestohin lang ko. Hindi naman ako sinasabing bugbugin mo habang inaaresto mo. Ayan. So, pero hindi naman natin sinasabi, Atty. Nikita, matakot naman sila mag-aresto. Ang sinasabi lang natin, sundin yung tamang regulasyon. Yes. Arrest ang sinasabi ng batas. Yes. Huwag naman kung
yung effort ay sobra-sobra naman sa kailangan. Hindi pa reasonable use of force. Reasonable use. Ito, isa pang katanungan, Sir Kit, ano? Tatandaan natin, madami po kasi na-aresto. Mm-hmm. Habang nasa likod ng rehas, ka-aresto pa lang, ini-interview ng media. Habang ini-interview ng media, halimbawa, taga UNTV nag-i-interview, makukulit yung reporter na UNTV, napasagot. Sabi, ako po talaga, sinaksa ko talaga yan eh. Umamin. Yung po bang pag-amin niya, habang nasa likod ng rehas, ini-interview ng taga UNTV reporter, pwede ba sir tanggapin yan bilang ebidensya? Mm-hmm. Dahil umamin na ito eh. Pwede ba niya sabihin na, hindi pwedeng tanggapin kasi wala akong abogado nung sinabi ko yan. At pagkatapos, ang tawag dyan ay extrajudicial confession. Yes. Yeah, now, sa katotohanan po, meron tayong isang desisyon ng Korte Suprema, no, yung People vs. Andan. Sabi ng Supreme Court, admission mo sa media, press conference, that is admissible against you. Ayan. Bakit ho? Hindi naman ho yan custodial investigation. Mm-hmm. Sabi ko nga ho, itong mga guarantee provided to us by the Bill of Rights, against the government po. No? Pag yan ay yung media, kaya ganun kagagaling ang ating mga media. Di ba ho? Pag napaamin nila, kaibigan, yung gumawa ng krimen, that is admissible against the accused later on. Mm-hmm. Kaya be careful, my friend. Dahil hindi siya law enforcement authority, hindi sa gobyerno. Hindi siya sa gobyerno. At pagkatapos, hindi applicable yung mga basic rights na sinasabi natin. Mm-hmm. Lalo na yung right to counsel, etc. And right to remain silent. Yes. Makasalita ng salita. Misa may mga ganyan, walang make-up eh. Walang make-up, kinakalama-interview. Aamin ang aamin. Yes. Madami nagkakamali sa ganon. Ayan, may katanungan lang po si Alex ng Navotas. May proper time po ba ang pag-serve ng warrant of arrest? Meron po kasing madaling araw, tulog yung sangbahayan. Nagising lahat. Tama po ba yun? Nasagot na po kanina. Nasagot ko kanina. No? Pwede po yan any time of the day or night. Maski madaling araw, valid po yung arrest. Mm-hmm. Meron akong isang katanungan, sir. Pero ito hindi, not necessarily related sa isang nangyaring kaso. Pero gusto ko lang kunin ang iyong opinion. Mm-hmm. Can there be a valid search warrant of a government-owned facility? Mm-hmm. Meaning, nakakulong na eh. Mm-hmm. Naandun na sa loob ng kulungan eh. Ako, parang alam ko yung kaso yun. Parang nakikita. Parang bakit yung sagutin ngayon dito yun. Wala naman kami na-mention. Yung mga ganun ba? Legal opinion lang. Mm-hmm. Yung mga ganyan, pwede ma-question at sa palagay nyo may serious issue as far as the legality of certain of this search or searches are concerned. Yeah. Alam nyo, sa katotohanan, no, mga kaibigan, no, ito ko ay isang opinion lamang. Opinion lang. Katotohanan sa akin, no, dapat hindi na ko kailangan ng search warrant yun. Nasa loob na ko ng kulungan, di ba? Nadyan na ko yung police. Wala na akong rason para mag-apply pa for the issuance of a search warrant. Mm-hmm. No? At hindi na ko kailangan i-serve pa sa loob ng kulungan yung search warrant. But I think that is now pending before the Supreme Court and let the Supreme Court rule on that. Pero yung pagka may mga search na ganyan, may mga search warrant, talaga sir, kinakailangan kahit paano may presence ng barangay officials. Yes. Actually, pag sinerch ko yung bahay, una sa lahat, sabi ng rules, dapat nadoon ang lawful occupant. Oo. Ayan, nadoon. O kaya yung akusado, nadoon siya. Di ba? Kung wala ko sila, any member of his immediate family, of his family. Pag wala pa rin, doon po papasok yung dalawang taong taga-barangay of the sufficient age and discretion, hindi ho minoridad, ha? And residing in the same locality. Yan. They should be present during the search, mga kaibigan, doon sa implementation ng search warrant. Ayan, mayroon pa tayo isang katanungan, sir. Ito, mukhang importante. Ayan, ha? Mula kay Rick Dalmer ng Facebook. Sa Facebook, may financial na makukuha ba ang isang accused na nawalan ng trabaho o kabuhayan dahil sa maling akusasyon? Yes, sir. Madaming mga ganun. Of course, ang maling akusasyon, malalaman natin pagkatapos ng kaso already. No? And mayroon na tayong mga pwedeng magamit na remedies. Okay? For instance, simpleng paliwanag, meron tayong tinatawag na malicious prosecution. You could file an action because of malicious prosecution. You could ask for damages dahil mali ang pagkaka file lang kaso sa inyo at deliberately kayo ay tinarantado, mga kaibigan. Yan. Line up, police line up. Valid ba yung mga police line up na yan? Tapos papipila kayo dyan kung sino pinakagwapo siya ang accused. Ako, pinakagwapo siya. Guilty tayo. Yan ba? Valid ba yan?
may constitutional basis ba yung mga ganun, sir? Opo. Valid po ang ating police lineup, mga kaibigan, no? Because precisely, hindi po yan part ng custodial investigation. Lahat po kayo, hindi pa naman po kayo suspect, eh. Wala pong specific. Pero ang tanong ko, may isang magandang jurisprudence. Yes, sir. Yung People vs. Arturo Lara, pwede ko bang i-invoke yung aking right to counsel during a police lineup? Hindi, kinakabahan ako. Kailangan ko ng abogado. Yan. Ang sagot mo ng Korte Suprema, you cannot invoke. Hindi pwede. No, you cannot ask for your, you can invoke your right to counsel. Precisely because hindi nga ko siya part ng custodial investigation. Uh-huh. Hindi ka pa ho suspect. So you cannot invoke your right to counsel. Mm-hmm. Yan. Attorney Kiet, paano naman po yung mga tinatawag na entrapment? Paano po nangyayari yan? Ang simpleng paliwalag po, we have a by-bus operation. Oh, I acted, ako police officer ako. I acted as a pusher buyer. Ibig sabihin, no, ako ay may marked money. Uh-huh. Iaabot ko yung marked money. May fluorescent powder doon sa drug pusher. Oh, ito na yung pera. Akin na yung shabu. Pagbigay ng shabu, ako ho, isumenyas. No? At dumating ang police. Can he be arrested? Ang sagot ko dyan, in flagrante delicto arrest, there was an entrapment operation. Is there a need for a warrant of arrest? Ang sagot ko again, hindi na kailangan because the crime is actually being committed in the presence of the police officer. Pero paano mo siya i-handle yung tulad sa tinatawag na instigation? Instigation. Entrapment yung binanggit nyo, sir, kanina, pero meron din tinatawag tayong instigation. Oo, ang instigation ho kasi, ito ho ay illegal. Because yung tinatawag nating criminal mind, no, yung means, anyway, ang sinasabi po dito, ang nag-inganyo, yan, para sa tao mag-commit ng krimen, ay yung police. Hindi naman ako gagawa ng krimen, eh. Halimbawa po, Attorney Kiet, paano yan? Parang ganito, ako na magbibigay. Sige. Si Rick. Halimbawa si Rick. Again? may daladala ka, medyo makapal-kapal na sobre. Rick. Si Rick naman, nasa isang kanto lang, nakatambay-tambay lang. Pwede ba makabili ka ng shabu? Hanap ka ng shabu. Ito may pera tayo, makapal-kapal. Si Rick naman, hindi naman talaga siya nagbebenta na siya. Yung bang ganun ba sila ang tamang... Yeah, that is investigation. Ang pera nang galing sa polis, pinabili ka ng shabu, para pagbili mo ho ng shabu, pagbili ng shabu ni Rick, huhulihin siya ng polis, obviously. May investigation, illegal ang arrest, at anong epekto? The evidence against this is inadmissible against the accused Rick. Yeah. Mabuting malino kay Rick. Malino kay Rick. Pinagpapuyin sa isa namin Rick dito. Ayan. Diba? Lako, pero ito katanungan ko bago natin bitawan si Attorney Kiet, no? Siyempre, sir, ang inyong review center, isang kilalang ngayon sa buong Pilipinas. Salamat po. Gusto namin itanong lang, ano ang kalimitang ipinapayo nyo, mabilisan lang, sa mga mag-take ng bar exam bago nyo sila payagan na makapag-review? So, talagang labanan itong parating na gyera nila sa buhay nila. Ano ang mga preparasyon na sinasabi nyo sa mga barista na tinatawag? Primarily ho, sila sabi namin sa ating mga bar candidates, ho, no, that they should not make the review complicated. Alam niyo ho, napakasimple lang ho, no, ang ating review. We simply have to go back doon sa ating mga review notes. We don't have to read everything kasi that is impossible anyway. Balik tayo sa caudal provisions. Basic. Basic. Yeah. Balik tayo doon sa mga previous bar questions. Ayan. Balik ko tayo doon sa mga librong ginamit na natin. Yun lang ko ang dapat gawin ng isang bar candidate. Hindi na kailangan kunin lahat ng materials at basahin. Kasi ho, habang dumadami ang binabasa, lalo kayong kinakabahan. Ayan. Mga kaibigan. Ayan, no? So simple lang ho. You have to aim high and you soar high. Remember, what your minds can perceive can always be achieved. Kaya mo mag-iabot. Kaya kinakailangan doon ka sa Villasis Review Center. Oo, di ba? Kasama yun. Segway yun eh. Maraming salamat, siyempre, mga kasambahay, kay Attorney Christian Kiet Villasis. Thank you very much, sir. At ikaw naman, Attorney M. Ayan, gusto ko lang batiin ang lahat ng aking mga estudyante sa PLM. Alam mo, nagpapahinga dahil tapos na ang finals. At sa mga estudyante ko sa San Sebastian College of Law. Ayan, mga kasambahay, maraming salamat po sa ating naging panauwin, si Attorney Kiet. At sa inyo po, mga kasambahay, sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa inyong programa. Lagi po natin tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mga mamamayan. Maraming salamat po at susunod na ang UNTV News Break.